Mga sangkay, papaano nga ba magsisimula ang digmaan ng Pilipinas laban po sa China? Pag-usapan po natin yan dahil meron pong isiniwalat ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another topic na naman mga sangkay na ating tatalakayin ngayon. At ito, medyo maganda po itong pag-uusapan po natin dahil patungkol po ito sa kaalaman natin kung paano nga ba magkakaroon ng digmaan ng Pilipinas laban po sa China. Kailan papalag ang Pilipinas at Amerika laban sa China, mga sangkay? Meron po kasing inilabas na impormasyon dito si BBM. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.22 million subscribers na po tayo. No? Parami po tayo ng parami. Kaya kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. I-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-subscribe nyo po yung ating Facebook page. I-follow pala, i-follow. Hindi subscribe. May bayad kasi pag i-subscribe sa Facebook eh. I-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito nga mga sangka, ito po yung balita. Pag-usapan po natin ito. Tinalakay po kasi ito ni BBM sa kanyang speech po ata ito, no? Na ginawa niya. At sa maraming mga tanong kung kailan nga ba papalag ang Pilipinas at kung kailan posible mangyari ang digmaan, ito po ang sinabi ng presidente natin. Red line ng maituturing at malapit sa aksyon ng gera kung masasawi ang isang Pilipino dahil sa anumang insidente o aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Okay, so sinasabi po dito mga sangkay na kung mayroon pong masasawing Pilipino, dito po, ito na po ang hudyat ng digmaan ng Pilipinas laban po sa China. Kapag may ginawa itong mga Chinese na isang matinding bagay laban po o matinding gawain laban po sa mga Pinoy na mga mangingisda o maging sa sandatahan ng Pilipinas na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Ito na raw po ang hudyat ng digmaan ng Pilipinas at Amerika laban po sa China. Siyempre marami po tayong kakampi dyan. Andyan po yung Japan na mainit rin po sa China. Andyan po yung India na mainit din po sa China. Kung mayroon man pong kakampi dito ang China, sa Asia, wala pong iba kundi itong dikit nilang North Korea. Parehas po sila may mga nuclear, mga sangkay. Pero tandaan nyo, ang nuclear hindi po yan gagamitin agad-agad. Ano na yan eh? Mga pang no choice situation na po yan. Ginagamit itong nuclear. So, sa unang part ng digmaan, mga sangkay, kagaya po yan ang ginagawa ng Ukraine at Russia. Pero kapag no choice na, kailangan nang gumamit ng mas matindi pang weapon, doon na po gagamit ng nuclear. So, ngayon, ito po yung isiniwalat ni BBM na kung sakaling may madadaling Pilipino, kung mayroon pong gagawing masama ang China sa mga Pinoy, nahahantong sa pagkasawi, doon po mangyayari ang mas mabigat na aksyon ng Pilipinas at Amerika laban po sa China. At nangangailangan ito ng karampatang aksyon. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ni hinggil sa issue. Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Grabe daw ito mga sangkay. Ewan ko ba't si BBM ang... Ano ba to? Si BBM lang ba ang speaker o marami rin po silang nagsalita? Pero matindi daw ito mga sangkay. Biruin nyo, presidente natin nagsalita po sa isang napakalaking event na dinaluhan po ng iba't ibang mga leader ng mga bansa. Biyernes ng gabi, May 31. Naniniwala rin itong susuportahan ng treaty partners ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kamakailan tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Pero ako mga sangkay, ngayon ha, sa aking pananaw, itong China hindi po talaga papasok sa digmaan. Kaya po tayo ginaganyan ng China kasi nakikita nila na parang madali lamang po tayo matakot. Kumbaga walang hindi gaganti ang Pilipinas. Kasi
Kung hanap po talaga nila ay gera, kung papalag po talaga sila at gusto nilang makipagdigma, eh di dapat, nung binomba po sila nung Japan na karang araw, di ba nga po, pinalayas po sila ng Japan, tinaboy sila eh. Ginamitan din po ng water cannon. Ayun, wala pong nagawa yung China. Kung hanap po talaga nila ang gera, eh di sana, nagpadala na po sila ng mga pandigma laban po sa Japan. I mean, nakipag-anuhan na. Nakipagbalyahan na. Pero hindi. Usa na po silang umalis. Wala na po silang nagawa. Pero dito mga sangkay, tingin ko kaya po tayo ginaganito kasi alam nilang wala tayong gamit para po sa pantaboy sa kanila. Ay, mga gamit po natin, mga bangka-bangka lang. Kung may barko naman, maliliit lang po mga sangkay. So wala po talaga. So, pero tingin ko kailangan na rin po gumamit ng mas mabigat na aksyon ng Pilipinas. Kung kailangan i-water cannon ito mga Chinese dyan, gawin na rin po. Kagaya ng ginawa ng Japan. Is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Or when the actions with the joint action will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Okay, dahil mayroon po tayong alyansa ng Amerika at iba pang mga bansa. Kapag nangyari daw po na mayroong isang Pinoy na madali diyan, dalihin ito mga Chinese. Sabi po dito ni BBM, kumbaga dito lamang po mangyayari na pipindutin na po nila yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Na ibig sabihin lamang, all out daw po na makikipagdigma ang China, ang Amerika laban po sa China kasama po ang Pilipinas. At kasama rin daw po yung mga bansa like Japan, South Korea at marami pa pong iba. So matindi po yan mga sangkay. Pero matapang din to si BBM eh, no? May mga Chinese din po dyan eh. Pero tahasan niya po talaga sinabi yan para maintindihan po talaga ng China. Sa kanyang talumpati, giniit din ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ay habang isinusulong ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagdatakda ng legal na balangkas sa lahat ng marine at maritime activities. Ang UNCLOS din ang naglalagay ng limitasyon sa bawat maritime zones ng Estado. Kaya sa international law niya, nakasalig ang kinikilalang teritoryo at maritime zones ng Pilipinas. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Ito ha, ano to, mabigat po itong mensahe dito, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging laban po sa China. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. Kasabay naman ito ang commitment ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtugon sa mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. But despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. Samantala, may apela naman ang Pangulo sa Estados Unidos at China. Panawagan ito sa dalawang malalaking bansa, tugunan ng tunggali ang namamagitan sa responsabling pamamaraan. Alam nyo kasi, ang nag-aaway po talaga dyan, Amerika at China. Pero, nadadamay po tayo dahil sa West Philippine Sea na yan. Mga sangkay, itong China rin po, ginagamit din po itong West Philippine Sea para ano tayo eh, api-apihin. Medyo magulo po talaga yung situation na to kasi syempre yung West Philippine Sea sa atin po yan. Sakop po yan ng exclusive economic zone ng bansa. While itong China at Amerika nag-aaway. Ngayon itong Amerika nasa atin. Itong China naman mga sangkay, nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. So medyo magulo. Ano ba tayo? Ano ba gagawin natin? Pero ang isang bagay lamang po na
kailangan gawin dito is protektahan kung ano po ang meron sa Pilipinas. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. Mm-hmm, correct. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Correct. Makasaysayan ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 21st Shangri-La Dialogue. Siya ang kauna-una ang presidente ng Pilipinas na nagbigay ng keynote address sa Top Security and Defense Summit sa Asia. Grabe, first time po na presidente ng Pilipinas. Good job. Region Boulevard, UNTV News. Okay, so ayan po mga sangkay. Actually, mayroon pa po ditong ano, hindi na po pinakita. Mayroon pa pong sinabi dito si BBM na wala siya daw pong ibibigay na kahit katiting na teritoryo ng Pilipinas sa mga Banyaga. At doon pa lang mga sangkay, masabi na po natin na tama ang direksyon ni Bongbong Marcos na tinatahak pagdating po sa pagprotekta sa mga teritoryo po natin, mga sangkay. No? At tingin ko kailangan na pong ano to eh, mabigat na aksyon laban po sa China kung kailangan po i-water cannon eh. Gawin na. Tingin ko naman hindi makikipag-gera ang China kasi kung gusto nila po yan eh di sana ginera na po nila yung Japan, di ba? So ano po ang inyong komento tungkol po dito sa ating napag-usapan? Na magkakagera lamang at papalag po ang Pilipinas sa hantong sa digmaan laban po sa China kung mayroong Pilipinong masasawi. I-comment po sa ibabangin yung mga opinion. Guys, paki-subscribe po itong isa kong YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlog, kung saan-saan ako pumupunta, mga pampagood vibes na vlog, mga sangkay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ayun mga sangkay, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. Ingat po ang lahat. God bless everyone.